na maligaya habang ang kaarawan ni Jesus ay nalalapit na. Okay, tinubura natin ang halina ay susan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ngayong ikalawang linggo ng Adbento, pinapakilala sa atin ni Lord na siyang maghahanda sa darangal ng Panginoon. Siyang simbolo ng paghahanda sa parang ito. Kung sa unang linggo ng Adbento ay binigyan ang pansin natin ang darating na panahon, ipinapaalala naman ngayon sa atin na ang panahon iyon ay nagsisimula na. Inawag ng Panginoon si Juan mula sa ilang upang simulan niya ang kanyang misyon na ihanda ang mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Ang Mesiyas sa ipahigilala pa lamang ngunit nasa piling na linila. Mga kapatid, aminin natin na ating mga salapon tayo maging marapat sa banal na pagdiriwa. Panginoon, salita kay Juan sa inako ang ihanda niya ang iyong darangal. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, ang araw sa Juan Bautista na magbabalik mo na nagaling sa amin ng kapatawaran sa kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, dapat namin palatagin na aming mga bundok na ang pagmamataas at ituwid ang lahat ng pagkakasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga mangyari ang Diyos, patawarin tayo sa aming mga kasalanan at pagbabayad tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mo ipahintulot na maging alam ang aming mga pinagkakabalaan. Turuan nga kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawala ng hanggan. Amen. Thank you.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Aron. Jerusalem, kubarin mo na ang lamang na pagpapululuksa at isuot mo ang walang hanggang paningningan ng Diyos. Ibalabar mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos. Tumitig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay nakitipon mula sa sila ang hanggang sa kanduran. Nagagalang sila kapag hindi sila pinakalimutan ng Diyos. Diyan sila ginagaw sa iyo at pinalagad na palayo. Ngunit ngayon balik sa iyong sakay sa kaluwalhatian. Nawari nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang buhon at tambakan ang mga lakbak upang panata na makabalik ang bayan Israel ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya, lilitaw ang maraming mababang purong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang haba at katwiran at liligaya sa liwanag nalalaman ng Diyos na ang pananalig ko
aking laki ng pagmamahal sa inyong Kristo ito. Inadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawa na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagwa kayong malinis, walang kapintasan at puspos ng magagandang katangian. Kaloob sa inyo, Yesu Kristo, sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Inibigyan ng sense of historicity,
Kasi binanggit po rito yung mga namumuno. Mga namumuno sa Israel. Kung tusin po yung may pagka-complex kasi nandiyan yung pag-aari ni Emperador Tiberio, Tiberio. So, ibig sabihin ito yung Emperor of Rome na kung saan Israel ay nabibilang bilang colony. So, si Pontius Pilate ang gobernador sa Judea. Ibig sabihin ito yung Roman Empire doon sa lugar na yon, si Pontius Pilate. Si Herodes ang tetrarka sa Galilea. At ang kabatid niya naman si Filipe sa lupahin ng Itoria at Draconete. Si Lysanias ang tetrarka sa Bilinya. So ito yung bahagi ng Israel na hinatiyo sa tatlo. Kaya tawag ay tetrarka. Tetra, ibig sabihin ng tatlo. And then, ibinahagi rin po yung mga leader ng simbahan. Ang tawag sa kanila ay pinakamunong saserdote, the high priest, dalawa, si Annas at Caiaphas. So ito yung parang na kung saan ay ipinahayag ni Juan Bautista ang panawagan para ihanda ang daraanan ng Panginoon. Kutusin po, itong panayan ni Juan Bautista ay pinabahagi po natin kapag panahon na Adviento, ay panahon na ito, at ang panahon na Kwaresma. Ang tinig na sumisigaw sa daan, tuwirin ninyo ang inyong ng Panginoon. Maaaring bahagi o nakuntingan po natin. Mas maunawaran po natin ito sa aklat ni Propeta Isaias kung sa atin po na pagbasa. Kasi yung panahon na nakuntingan po natin ay pinayaw ni Propeta Isaias na yung mga Israelita ay gawa ng mga nakalipas na kaguluhan sa gitna ng kanilang pagiging makasalanan, ay nais na ipahayag yung pagdating ng Mesiyas na kung tusin po ay kinakailangan na tulad sinabi ko ito, pakakain ng mga buntot para makabalik ang mga Israelita na naligaw ng landas. Yun po yung binahagi ko sa amin sa unang pagbasa. So, hindi naman tayo mga Israelita, pero tayo mga bayan ng Diyos na nag-aanyaya sa atin ng bahagi ng landas ng Panginoon. So, paano mapaparaan? Alam niyo ang mga usapin ko bilang mga pananampalatayang Kristiyano at Katoliko. Isa po sa bahagi na binibigyan natin ng pansin na higit natin ang mga pakinabangan ay ipinamamanig sa atin na ang pagtahak ng landas, ang tuwid na daan, kung tawagin ko po, ginagamit na ngayon bilang political maxim na isang political party sa ating bansa, tuwid na daan. Eh, bahagi po naman sa atin, ipinapanin lang po kami kapag hindi po namin tutukuntungo sa political party. Pero yung panayan ako na tayo ay nawa ay magbagong loob, magbalik loob sa Diyos. Yung ating mga sa gawain ay gawin natin mabuti. Bilang bahagi yun ang ating panayan sa ating Panginoon si Kristo. So, paano ang pamaparaan? Kasi alam natin sa teknik na ito, tayo yung mga tao, nagkakasala, nagkakamali. Ano nga sa
momento ng umpisa. Yung sakramento ng umpisa. Bakit inuwi ba yung sakramento ng umpisa? Yung sakramento ng umpisa, sabi na natin na yun, pagkasabi ng ating mga kasalanan, sa harapan ng Diyos may kapano. Mayroon po pinos ng mga tips para po sa maayos na pang-umpisa na pwede po natin mabigyan din ng pag-inilay. Pero una po ay isang pagbabago na ang pagtahap sa tuwid na landas na ipinamamanig ng pag-umpisa ay higit na matutulungan tayo sa pamagitan ng sakramento ng umpisa. Bakit po? Hindi naman sa matay sa pagsasabi ng ating mga kasalanan. Ngunit, maging bahagi ng pagdiyos na ito yung ating minanais na mabigyan ng higit ng pagtugon. Na ito ang sakramento na makita natin na ang tunay na pagtahak sa landas ng buong ito pa ay hindi magagawa. Human actions. Hindi yung magagawa ng tao lang. Kinakailangan natin ang tulong ng Diyos. Kasi may mga tao na magagawa natin ang tuwing na landas kahit na wala ang Diyos. Marami na ako nag-try, nabigo. Yung gusto nilang burahin ng Diyos sa kanilang pagkaunawa. Andiyan yung German Nazi, andiyan yung Communist Party, maging anumang Communist Party, Communism in general. Ano, gusto nila, ang pagunad ay pagunad na wala ang Diyos. Maging bahagi ng Partidos, yung mga nagbubunsod ngayon na kukusin po ay it is beyond human power na makakamigahin mo yung kalagaan sa atin ng tulong ng ating pananampalataya. Yung tanging makapibigay sa atin ng tulong ngayon ang pag-ibig at awa ng Diyos. At sa kapaligid na nangangagap na pinabangang Diyos sa kapagitan ng mga sakramento, lalong-lalo na sa mga sakramento na matagi natin tinanggap, isa sa mga ito yung sakramento ng pagbabalik loob sa Diyos. Yung sakramento ng pag-umpisa. Naro, na makita ko natin na kapag tayo ay nag-umpisa, sinasabi natin yung ating kasalanan, kasi kung isa nakala natin yung pag-umpisa, ay para lamang pag-asabi ng aming kasalanan, para mga makala natin ito ay parang tayo ay pinaparusahan lamang. Akala ng iba ay yung pag-umpisa ay para ang gas chamber. Kapag ba yun naman sa loob ng confessional box, akala ng iba ito ay gas chamber na doon ka paparusahan. Hindi. Medyo pag-uhino natin yung ating isipan na lang. Ah, ito. Ito yung pagkakataon na kung saan sumapagitan na yung pag-umpisa. Tutulungan ka ng Diyos na makaakong tuwing malandas. Sabat, hindi mo kaya ang gawin ito na naging isa. Kailangan mo ang tulong ng Diyos. Kailangan mo na makita ang awa at pag-ibig ng Poong may kapal. Na siya magbibigay sa iyo ng lakas para ito ay may isang kagumpanan mo. Kasi ang sabi nga, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay hindi naman sa pagkakayakan na ginagawa ito sa mga pinatanda ko sa impyerno. That is an imperfect faith. Kaya ka lamang gumagawa ng mabuti kasi ayaw mong pumasok sa impyerno. That is good. Pero kulang pa rin yun. Ano yung perfect faith?
sa atin ng sa isa sa mga pagkakataon na pinagkakalap sa atin ng sakramento ng umpisa. Kaya naman, binabangkit natin yung ating mga kasalanan. Isa ka ang sabi ka kung tayo ng umpisa. Kapag tayo umamit sa parin para ng umpisa. Itong nakalapartis, nagkaroon na tayo ng umpisa ng bayan. Nai-anamso natin. Pero kung may mga pagkakataon na kayo ng parin mga pag-umpisa, ay makita ko natin na hindi tayo na umpisa sa pagkakataon. Tayo ay mas makasalana. Akala kasi yung iba, ayaw niya nang umpisa. Kasi nasabihin yung iba, palagi nang umpisa ito, mas makasalana ito. Kasi marami, palagi siya nang umpisa ito. Hindi mo. Hindi na marunta na tayo sa inyo nang umpisa. Mas makasalana ka. Kaysa mo sa inyo nang papakumpisa. Hindi nang umpisa. Ikaw ay palagi nang umpisa. Bakit? Nais mo hiningi na tulong ng Diyos. Ano? Tahakin mo ang landas ng matuwid. Sa pag-ibig ang naniniwala na magagawa mo lamang ang landas ng matuwid sa tulong at haba ng Diyos. Kaya hinihiling mo sa Kanya na sa gitna ng iyong kahinaan, palakasin ka ng buong may kapal. At isa pa mga tiyo, isa ko sa mga tiyo sa pwede natin gawin sa inyong buong pisalero ay kapag ko kayo lumapit sa bawi, ang pagod na ako kayo nagkasala, ang pisal ko ako, patawarin ako sa aking mga kasalanan, ang uli ko mong pag-umpisal, sabihin niyo kung kailan, ito po yung aming mga kasalanan. So, bago kayo ngayon magsabi ng kasalanan, hindi mo ipagsasabi ng pari ang iyong kasalanan. Kasi kapag pinagsabi ng pari ang iyong kasalanan, siya'y magkakasala. Huwag yun ang sabihin ng kasalanan ng iyong kapitbahay. Kung isa may mga naumpisa, mas mahaba po yung kinumpisa nilang kasalanan ng kanilang kapitbahay. Hindi mo, ay baka sabihin sa iyong pari, o sige, sa iyong kasalanan, na sa iyong tanong naman namin, sa kasalanan ng kapitbahay mo, no? Lumawag ka na, lumakad ka ng kaloob, sa kaya po. Ang dami yung sinabi sa kasalanan ng kapitbahay mo eh, no? So, huwag yun ang sabihin yung kasalanan ng kapitbahay nyo. Yung inyo ng kasalanan ang sasabihin nyo. Kung minsan yung iba, parang sabi na eh, ang dami yung sinabi ng kasalanan ng kapitbahay ko, sabi ko sa akin, kung anong kasalanan ko ngayon yan, atin nagano ko ako. Parang sinangayon lang mo yung kasalanan mo. Dinangay yung pangkapitbahay mo. Ay nabanggit na ko lahat tungkol sa kanyang kapitbahay. So, bakit yun? Sabagat, yung nais natin nakita sa sakramento ng umpisa ay yung condition of the heart. And whose condition of the heart? Yung nangumpisa. Na ano? Ah, gusto mong magbago, gusto mong tuwirin ang landas ng Panginoon. At kailangan ko nagagawa ito sa paglaki ko sa Lord ng Diyos para mabigyan ko ng lakas na magamparan ko ang kanyang gawain. Sa paminin ko wala na alam, hindi ko ito magagawa nang walang kanyang tulong. Kaya, yun po, no? And do not expect na kumisa sa pangumpisa, tayo mga Pilipino, kumisa sa pangumpisa, ginagawa natin counseling. Kumisa doon tayo humihingi ng payo. Kumisa na akala natin kapag walang pinayo sa atin ng pare, akala natin hindi tayo pangumpisa, hindi. Utusin po yung pangumpisa ay not necessarily na bibigyan ka ng payo. Yung kumisa mo, patawarin ka sa kasalanan at bigyan ka ng grasya ng Diyos. Maramdaman mo yung kanyang awa. Pero kumisan, nakakatimti kumisan sa sasayin ng mga pari. Kasi kumisan, hindi na kumakulit. Ito lang kumisan yung panahon na ating inilalaan para tayo ay humingi ng payo. Pero sana po, maging bahagi ng ating partido sa kung sakali mo gusto mong humingi ng payo, ay mag-humingi kayo ng mismo
Naturing tropeso, lalo-lalo sa kumisalang bayan. Bakit? Ay maraming kumisa na nakapila. Pagamat lumayan panahon na ito ng Adbento, hindi kasi namin ang panahon na Kwaresma. Kaya bahagi ko na kung saan ito kasi niya talaga humihingi ng kayo, ay isip na rin ninyo, yung kumisa ko ay iba sa counseling. Yung kumisa rin ko, pinatatawad ka sa iyong mga kasalanan para bigyan ka ng lakas, para makahamang landas ng iyong itinapay. Ano yung counseling? Technique. Maaring pag-iing mga pamamaraan para ano, makagkaroon ka ng tuwing na landas. Ay dapat ito ay separate ng pagkakataon. At baka kumisa, baka magkaroon ng maling kaisipan na kumpisar ay counseling. Hindi o. Ang kumpisar ay simple yung pagkamahayag ng iyong kalooban na nais mong magsimula ng bago at nais mong tanggapin na sa kita na iyong pagsumikap ikaw ay nagkasala at nais mong magbalik loob sa Diyos. Nais mong tanggapin ang kanyang awa at pagmamahal. So bahagi mo na kung saan ay bigyan mo natin ang higit ng pagkakataon. Ha? Ito po ang bagay na kung saan ay nakita po natin na pangyaya ng buhay kapal, tuwirin nyo ang landas ng Panginoon ay isang pamamaraan na simple, no? Simple ho. Kahit na walang sabihin sa inyong pari na ang counseling, alam mo, kapag yung sinabing inyong kasalanan, pinatawad kayo ng Diyos sa pamagitan po ng sakramento ng kumpisa, may ikaw natin, nagkakaroon kayo ng kaliwanagan. Kasi bakit hinahayaan natin na lumaloy sa atin ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng kanyang awa at pagmamahal. Simply because ibinubukas natin ang ating damdamin sa kanyang harapan na tayo ay nawa ay mapakagandaan sa pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. So ito yung itulong natin sa harapan ng buhay kapal. Ngayon kamanahonan na ito na ikanawang linggo ng Adbento. Bahagi ko, ito yung higit na kung saan ay makita po natin na pagtitibayin ko sa taon na ito, Year of Mercy, na ito talaga po ng Santo Papa, this coming December 8, sa utusan po yung Door of Mercy sa Roma. Sa akin po nito, mayroon po tayong dalawang Door of Mercy. Yung isa sa landayan sa December 11. Yung isa naman sa Asrayan ng Aurelio Guadalupe sa Pagsakan Laguna on December 12 ay bubuksan din po yung Door of Mercy. So, kung gusto niyo tumanggap ng indulgensya, hindi na kailangan po yung tapa sa dalawang pintuan na ito. Yung pinuksan mo natin sa katedral, yun po yung Jubilee Door. Hindi po yung Door of Mercy. But the same time, ay makatatanda pa rin tayo ng indulgensya. Pero ano yung makita ko natin? Sa mga pagkakataon na ito, makita ko natin ang pinagtitibay ng buong may kapal. Sa gitna ng ating kahinaan, ang gunang Diyos na handang magpuno sa amin. Na handang magpuno sa amin. The Jubilee Door comes to us every 50 years. But we should not forget that the door of mercy ay nagpapagpuno
institution of the sacrament of reconciliation sa sapagitan ng sakramento ng umpisa na kumutusin ay pwede natin tanggapin pagandaan lamang natin yung pakinabangan lamang natin hinihin natin kung ano yung schedule ng umpisa kahit kung kapag first Friday meron tayong confession o kahit na ang araw pwede rin kayong magpagunayan sa buong may kapag sa parokya para po sa nais sa inyong umpisa. Pero yun, huwag natin kalimutan na dito nagsisimula na makita ko namin ang landas na matuwid na ipinapahayag ng buong may kapag sa pamagitan ng pagtanggap natin sa dakilang Ama ng Diyos sa gitna ng ating kahinaan at kakulangan. Sumasamba tayo ako sa Diyos. Na may gawa ng aming tagpupa. Sumasamba tayo ng mga buong Jesucristo ang isa ng Diyos. Panginoon natin na nagdaroon bago sa lahat ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa tamay ng Diyos. Ipinanganak sa aking mga sulitan. Ipinanganak sa puso ng patay ng Diyos. Nanawag sa Panginoon, ihanda mo kami sa pagdating ng iyong anak. Naway, pinag-
Panginoon, ihanda mo kami sa pagdating ng iyong anak. Naway, matanggap natin ang awa ng Diyos ngayon ng Pilyo na nawa at pagpapakita natin ng awa sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, ihanda mo kami sa pagdating ng iyong anak. Naway, pagkaluhan ng Panginoon ang kaliwa, ang lahat ng mga naghahanda ng kanilang pagpanaw at tanggapin din nawa sila ng kapayapaan ng kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, ihanda mo kami sa pagdating ng iyong anak. Diyos ako, bigyan mo kami ng kalagatan, ng loob at tapang na alisin ang mga bumabalawi sa pakikisa namin sa iyo at sa aming kapwa. Buong galaw na